Guys, mayroon tayong tutorial ngayon kung paano mag-set up ng sound system sa tricycle. Ito ay part pa rin ng electronics at sound system setup. Ito ay basic lamang sa mga ito ang mga gagamitin natin guys sa pag-set up ng sound system sa motor. Meron tayo rito car amplifier. Ayan, PWD straight. Ayan. At ang gagamitin natin, siyempre kailangan meron tayong splitter para sa input ng ating music at saka mga RCA. KRS ang gamit natin. So, paano nga ba i-set up? At ito yung mga gagamitin natin yung speaker. Ayan. D8 lamang siya. D8. Ayan. So, ito yung battery ng tricycle natin. So, siya nga pala guys. Ano nga pa nagsiset up kayo ng sound sa inyong tricycle? Ito ay part pa rin ng electronics. Kailangan mayroon kang alam, kalaman ng basic electronics. So, ang gagamitin mong gauge ng wire dapat malaki. Hindi pwede yung maliliit ng gauge. Ayan. Kasi maaaring masunog siya o uminit. Sa pagtatap ng mga wiring, make sure na kailangan sa fuse nyo itatap yung inyong positive. Pwede rin naman na nakabukod yung fuse para sa tricycle. Ayan, dito natin tinap kanina sa fuse ng tricycle may battery. So yung ground nya pwede nyo nang itap sa body ground. Ayan, sa body ground ko nilagay kanina. Ayan. Tapos din yung wiring niya, yung sa positive niya, kailangan lagyan natin ng sariling switch. May sarili siyang switch. Ayan. So, sa amplifier, pagdating pa sa amplifier, guys, ano? Ayan. Malamang maraming nalilito rito. Ayan. Pagdating dito sa kanyang ito. Kung nakikita niyo yung rim, ibig sabihin niya, remote. Yung rim nakatap din doon sa positive para mag-on yung amplifier. Karaniwan kasi itong rim na to ginagamit to halimbawa sa kotse. Ito kasi yung amplifier na to pang kotse. Itong rim na to nakatap doon sa stereo doon sa kotse. Nakatap siya 12 volts. Kapag nag-on yung stereo ng kotse, sabay din siyang mag-on. Itatap nyo lamang yung rim sa positive. So guys, kailangan basahin natin mabuti yung specification ng amplifier. So kung nakikita ninyo, naka-bridge siya, mayroon siyang bridge. Ayan, mayroon siyang bridge. Ito yung kanyang channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. So ang ginawa ko, naka-bridge siya. Dahil dalawa yung aking speaker, binridge ko lang siya kasi ito channel 4. So magiging 2 channel na lang yan, naka-bridge. Ayan, susundan mo lamang yung ito yung negative niya, ito yung positive. Ganon din sa kabila. Ayan. Siya nga pala guys, no, bago kayo mag-install ng mga wiring ng speaker, siguraduhin yung naka-off muna yung switch ng inyong amplifier galing battery. Huwag na huwag kayong magtatap ng speaker wire na naka-on ng amplifier. Laging naka-off.
laging wala siyang loud music upang maiwasan yung pagkasira. So guys, ano, ito nga pala, dahil 4 channel itong amplifier na to, kailangan nyo ng splitter. Splitter siya. Ayan, tsaka dalawang RCA. Dalawang RCA. So, sa pagsisetup ng mga volume controls niya, ayan, makikita nyo, yung gain niya, ibig sabihin kasi ng gain, yan yung control na kung gaano kalakas yung music o signal na pumapasok sa amplifier. So, make sure na huwag masyadong malakas. Siguro yan, 11 o'clock lang siya. 11 o'clock. Malakas na yan. Tapos sa kanyang LPF, ibig sabihin ng LPF, low pass filter. So, nakagitna lang siya. Balance lang siya. At yung kanyang high pass filter, so sinagad ko na kasi medyo mahina yung ating tweeter. Sa pagsisetup naman ng RCA, nakikita nyo guys, 4 channel siya. 4 channel. Ayan guys, 4 channel. Kunin nyo lamang yung RCA. Itong RCA na to, nakikita nyo, black and white. So, nakikita nyo, ayan. So, bago nga pala natin guys, ilagay yung RCA. So, papasahin nyo rin mabuti yung mga nakasulat sa labas ng amplifier. Tulad nito, crossover. Crossover. Ibig sabihin kasi ng crossover, ito built-in crossover na siya. Hindi ka nagagamit ng another pang crossover. So, nilagay natin sa balance. Balance lang siya. Kapag nilagay mo siya sa kaliwa, nakalagay doon sa LPF, low pass filter. So, bass lang yung lalabas sa kanya. Ang ginawa ko, binalance ko, may bass na siya, may high pa siya. So, yung bass niya, nilagay ko lang sa 6 dB. Ayan. 6 dB lang siya. At yung treble niya, sinagad ko na sa 12 dB. So, ganun din sa kabila. Kung ano yung setup mo sa kabilang channel, so, ganun na rin sa kabilang channel, guys. Ayan. So, sa RCA, guys, nilagay lang natin yung red sa red. Ayan, red sa red, white sa white. Bale, dalawang RCA ito guys. Dalawang RCA. So makikita nyo guys, ano, yung sa kanyang input. Ayan o. Sa kanyang input, low input. Channel 1, channel 3. So, dito tayo kaya siya naka-indicate na low input kasi nga, karaniwan sa mga kotse, eh talagang puro bass lang ang ginagamit nila. Kaya itong amplifier na to, eh, good for bass. Bass lang talaga siya. Yung tweeter niya, o yung kanyang high-pass filter, hindi naman gano'ng kalakas. Tamang-tama lang. Ayan guys. So, apat, dalawang RCA ang ginamit natin, TRS. TRS guys, ang bibili niya TRS. Ayan o, makikita nyo yung dalawa ang itim niya. Ibig sabihin kasi ng TRS, tip, ring, sleeve. Ayan, ibig sabihin ng TRS. Saka natin siya i-input dito sa splitter. Ayan. Ayan sa splitter, tigisa sila. Ayan, naka-input na siya. So, isang input,
at TRS para sa ating UJU source. In-split natin siya. Ayan, papunta sa 4 channel. So, sa pag-setup ng sound system sa motor, ang pinakamahalaga dito ay aalamin mo yung specification muna ng iyong amplifier at saka yung specification ng speaker na ilalagay mo. Ito kasi nabura na yung kanyang specification. Siguro ito yung mga nasa, kasi yung mga amplifier na ganito, lalo na yung mga brand na ganito, B12, ay simple marketing strategy. Minsan nakalagay dyan 7,000 watts. Ano, 7,000 watts. Eh siguro yung RMS noon ay nasa baka 1,000 watts, wala pa rin eh. Okay, sabihin na natin 500 watts to 700 watts. Ayan. So guys, dito ko muna siya nilagay sa upuan ng tricycle kasi hindi ko pa nagagawa ng kabitan yung ng amplifier yung aking tricycle. Ayan guys. Okay, titistingin natin itong titistingin natin yung kanyang sounds. Siya nga pala guys, ano, kunting tips, ano, para maiwasang masira yung inyong amplifier o speaker, mas mabuti na pasahin nyo yung manual ng amplifier na bibili ninyo. Let's say for example, 4 ohms siya. Karaniwan kasi sa mga ganitong car amplifier, 4 ohms pababa. 4 ohms to 2 ohms. Kasi nga kalimitang ginagamit nila sa bus. Bus output lang. So let's say for example, 4 ohms ito. Yung inalagay mong speaker, 4 ohms din. Hindi po pwedeng, let's say for example, 4 ohms ito, 2 ohms yung speaker mo, doon na magkakaroon ng problema, mismatch. Maaring masira ang speaker mo, o maaring masira ang amplifier mo. Ayan guys, titistingin na natin, kukuha lang tayo ng audio source. Ayan guys, naka-bridge na siya. Ayan, naka-bridge. Kakabitan natin siya ng audio source. Wait lang guys, kakabitan natin siya ng audio source. So guys, laptop ang ating gagamitin sa ating audio source. Gagamitan natin siya ng Beltwar JJ. Guys, ano, iuuna natin yung ating amplifier. So, andito yung kanyang light indicator. So, subukan natin on. Yeah, nag-on na siya. Thank you.
Lakin natin yung music. Yung music natin. Reggae. Hindi makita, guys. Andali lang. Close muna natin. And then, start muna natin. Sa ating music. Ayan guys, nakita din sa bakas. Ayan. Make sure guys na ibaba nyo muna yung volume kasi walang sariling volume. Walang sariling volume itong amplifier na to. So magiging volume control nya is sa inyong audio source. Sa audio source manggagaling yung sariling volume nya. Ayan guys, ano? Naka-on na siya kanina. Tingnan natin. Wait lang guys, hindi pa pala nakakabit tong ano. Ayan. So, dito natin siya. Isasaksak. Ayan. Sa laptop natin. Ayan, ulitin natin guys. Play natin. Ayan. Nakikita niyo ako sa screen. Ayan guys. So guys, para sa better result ng inyong sounds, ano, gumamit na lang kayo ng headphone. Ayan. So far medyo 8 inches lang yung ginamit nating speaker. So, malakas ang kanyang bass. Ayan. Ayun guys, ano? Ganun lamang mag-setup ng amplifier sa ating sound system. So, maraming salamat guys. So, kung may katanungan lamang kayo, comment nyo lamang sa aking description at sasagutin natin yan. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!